Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni VP Indaysara kahapon tungkol sa unity team o yung pagtutulungan ng Marcos and Duterte, yung nagpanalo sa kanila landslide na win. Ito, very clear na nagpahayag ang Vice Pangulo na wala na. Tapos na, kung sa magkasintahan pa, break up na ang unity team. So ito po ang balita ng UNTV. Pakinggan ninyo, then magbigay ako ng komento. Hanggang 2022 lang ang unity team. Ito ang direktang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kahapon kung buo pa ba ang tandem ng unity team. Ayon kay VP Sara, nagawa na nito ang kanyang purpose na panalunin sila sa halalan. Na ang unity team was the tandem during the 2022 elections and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then umanang elections, nilaog na mi. And gapasalamat mi sa atuang mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem ng noong 2020. So the unity team no longer exists afterwards? Are you saying? Well, we are not candidates anymore. Pero, pabiro naman itong sinabi na kapag minamaliit kayo ay manatili pa ring maganda. Lesson na sa tanan kababaihan, bisan gidaog-daog mo, dapat wapag-yap. Gidaog-daog, dekabaisan. Ilang mga impormasyon ang napaulat na nagka-problema ang unity team matapos ang pahayag ni First Lady Marcos na hindi nito gusto ang Vice Presidente. Nitong nakalipas na mga buwan, ilang mga kaalyado naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasuspinde. Tulad na lamang ni Cebu City Mayor Michael Rama at Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. At ngayon naman ay pinag-uusapan ang napipintong suspension umano ni Davao City Mayor Baste Duterte. Nitong Enero, sinabi ni Pangulong Marcos na may tiwala pa rin ito kay VP Sara sa kabila ng pang-aatake sa kanya ng ama nitong si former PRRD. Sa ngayon, wala pa umanong plano ang Vice Presidente para sa 2025 elections. Wala pa ko'y plans for midterm elections, pero there is a Davao. Naayos na po na mga first quarter of this year and wala lang po ka-attend sa convention sa Hukong sa Taong Lungsod, pero naayos na po nila ang partido dito sa Davao City. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yun na po ha, klaro na. Yung unity team, nung election lang yun. Nung May 2022, yan, unity team. So sabi niya, nanalo naman kami, eh di wala na. sayang ano, ang ganda sana yung simula, ang daming umasa. Ako, sinasabi ko nung una, napakalaking political capital yung 32 million votes na nakuha nilang dalawa. Ang daming ano, ang daming, ang laking suporta nung the highest votes garnered by a tandem president and vice president sa ating history. Nasayang lang, no? Kung na-maintain lang sana yung samahan. Kala ko nung una, hindi maghihiwalay yung dalawa eh. So, ngayon, wala na. Election lang. So, napakasakit, Kuya Bonget, ang sinapit ng ating bayan. So, bakit ba nagsimula ito? Everything, sa tingin ko, nagsimula ng dahil sa sobrang ambisyon sa politika, yung gahaman ba na they want to stay in power forever. Parang, ginagaya nila nung panahon ni Apolacay Marcos, yung naka 20 years. So, panahon ni President Marcos Sr.,
ako, buhay, malaki na ako noon, may isip na ako, kailangan talaga yung pag-declare ng martial law, kasi kung hindi niya i-declare ang martial law, mahuhulog tayo sa kamay ng mga komunista. Kaya medyo tumagal yung termino ni Apolacay Marcos Sr. Because iba ang sitwasyon noon. Kailangan niyang mag-declare ng martial law para ma-save ang ating bansa. So, yan, tumagal siya ng 20 years. Eh, parang yan ang gustong mangyari ng junior. Umagal. Kaya nga, nag-break na ang unity nung maklaro na yung motibo ng Marcos Romualdez family na ayaw nilang masingitan. Okay? So, by 2028, gusto nila sila pa rin. Eleksyon sana, kaya lang nakikita nila, wala silang pag-asang manalo ang kandidato nila sa 2020. So, anong ginawa? Yun na. Yung People's Initiative na, charter change na, para maging pa... Yun na, ginagaya. Ganon din ang Marcos Sr. Naging parliamentary tayo. Gusto nilang gayahin para may maging prime minister na hindi mananalo sa isang presidential election. So, tapos, yun na, ginipit na si BP Sara. Nagsimula sa confidential funds. Kung ano-anong demolition job versus kay BP Sara. Malala ko pa yung pati traffic. Nako. Sa Commonwealth, malala nyo last year, pinaratangan si BP Sara na siyang nag-cause ng traffic sa anong avenue yun, Commonwealth Avenue. Dami. May bump threat pa sa Butuan City. Kung ano-ano na lang. Tapos, pati mismong pamilya ng BP, may lalaki daw. Ano pa? Yung paggastos ng pundo sa Davao City, kung ano-ano na lang ang ibinatong putik kay BP Sara. Kaya anong nangyari? Nako, naging matatag ang BP. Lalong napamahal siya sa taong bayan kasi ano lang siya, tahimik lang siya. Paminsan-minsan lang siya magsalita kung kinakailangan. Ano yung grabing pagsalungat niya ka sa administrasyon, yung plano na peace talks with the communist. Di sinabi niya, it's a fact, kasunduan sa demonyo. So, matapang. Ano pa? So, kung may mga issues, ito, pinaka-latest niya issue, yung overkill, police raid sa KOGC compound. So, nagsalita siya. Although, very ano, walang condemnation, wala. Ano lang, nananawagan ng pagkakaisa, ganun lang, respect ka fundamental rights, very ano pa rin siya, very subtle yung dating. Kaya lang, ito na siguro, napuno ang salo. Sabi niya, wala na. Nagbisaya siya, gidaog-daog. Ibig sabihin ng gidaog-daog kung inaapi ka na, dapat ipaglaban mo ang iyong karapatan. Ganon. Medyo pabiro, kailang patapsing. Mahilig itong si BP Sara ng patapsing. Ano, nung ang First Lady Lisa, nung sinabi niya, bad shot ka sa akin. Anong kanyang pabiro? Mangga. Mangga gamit kayo. Ano pa? Madami. Yung polboron issue. Nako. Bigla na lang may lumabas na short video niya, nagbibigay ng pulboron sa mga bata. Sabi niya, masarap yan, kailang nakaka-addict. Mga, ano, at anyway, to me, wala na talaga ang unity at salpukan na ito. Tingnan natin kung sinong may ibubuga. Malapit na ang 2025 midterm election. I'm sure, naghahanda na si BP. Maalala ko yung midterm election nung panahon ni PRRD.
nako, gumalaw si BP Sara. Yung hugpong ng pagbabago, gumalaw siya. So, kaya, na, ano ito, na Otso Inodoro, yung opposition nun, walang nanalo kahit isa. So, tingnan natin ngayong 2025. Kung sinong mga may ibubuga, kasi napaka-importante ang 2025 para sa 2028. Mabuhay ka, BP Inday Sara.